Minsan, sa buhay natin darating tayo sa punto ng papapagod na lang tayo. Malulumbay, manghihina at mawawala na pag-asa sa buhay. Hindi ko alam kung okay pa ba ako. Hindi ko maipaliwanag ang mga pinagdadaanan ko. Ang hirap. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba ito mag-isa. Papakamatay ako kapag natapos ko itong ginugulit ko. Panibagong umaga na naman. Sa bawat pagmulat ng aking mga mata, isang pagsubok na naman ang haharapin ko. Araw-araw, ulit-ulit na lang ang mga nangyayari. Gigising at maghapong magpipinta. Kailan ko ba matatapos itong ginugulit ko? Dahil kapag natapos ko na itong ginugulit ko, matatapos na yung pag-ibig ko. Saksi ang apat ng sulok ng kwartong ito. Ang lahat ng aking mga pinagdadaanan sa buhay. Araw-araw, dito lamang umiikot ang buhay ko. Walang kasama. Walang nagmamahal. Walang kaibigan. Marami akong mga laban na ako lang ang nakakaalam. Isang pagsubok na kailanman ay hindi ko alam kung kailan magwawakas. Ano pa ba ang saysay ng buhay ko? Dahil lahat sa akin ay wala na.
Ito na! Ito na ang araw na pinangahihintay ko. Natapos ko na ang ginukuhit ko. Maaaring itong tadhana ko. Magpapakamatay ako. Papakamatay ako! Payapa, walang kalungkutan, saya. Ito lamang ang gusto ko sa buhay. Ngunit bakit ang lahat ng ito ay hindi ko maramdaman? Hindi ko na kayang mabuhay pa. Hindi ko maramdaman na may halaga pa ako sa mundong ito. Pagod na ako. Gusto kong magpakamatay para matapos na yung lahat ng paghihirap ko. Ang gandang tanawin. Paliwalas at walang gulo. Madalas, itong lugar na to, pumupuntahan ko kapag nalulungkot ako. Kanina pa kita pinagmamasdan at pansin ko malaki ang problema na pinagdadaanan. Siguro tama ka nga. Anong pinaka-kinatatakutan mo? Alam mo, sa buhay, mawala man ang lahat sa atin. Hindi ibig sabihin nun ay natapusan na ng mundo. Tulad mo, dumaan din ako sa ganyang pagsubok. May isang bagay ako na gustong gawin noon. At alam ko, pag ginawa ko ang isang bagay na yun, yun ang magiging susi para matapos lahat ng paghihirap ko. Ang magpakamatay? Oo. Sinubukan ko, pero niligtas ako ng nasa itaas. Inisip ko, bakit pa niya ako kailangan buhayin sa mundong ito na wala naman ang halaga at saysay ang buhay ko? Marahil, may layunin pa ako dito sa lupa. Siguro, para itama ang dapat na itama. At gumawa ng kabutihan sa iba habang ako'y nabubuhay pa. Ako? Ano pa bang layunin ko sa mundong ito? Mag-isa na lang ako sa buhay. Tanging sarili ko na lang ang kinakausap ko. Madalas, hindi ko nakokontrol ang emosyon ko. Dumarating sa punto na gusto ko na lang magpakamatay. Nako, huwag na huwag kang gagawa ng mga ganyan desisyon. Lalong-lalo na kapag nasa tuktok ka ng iyong mga emosyon.
dahil hindi makakabuti sa'yo yan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako pinaparusahan ng ganito. Alam mo kung bakit mo pinagdadaanan ang lahat ng yan? Dahil may gustong ituro sa'yo ng ating Diyos. Hanggang kailan? Nawawalan na ako ng pag-asa. Lahat tayo dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok. At ang unang nangyayari sa atin ay nawawalan ng pag-asa. Naalala ko, ang salitang laging sinasabi ng aking umaunan na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Sa sitwasyon mo ngayon, gusto lang na magtiwala ka sa Kanya na lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon ay may rason. Huwag kang mawalan ng pag-asa, tutulungan Kanya. Salamat. Salamat at hindi ko inaasahan na may makakausap ako ng isang katulad nyo. Dinala ako ng mga pako papunta rito. Hindi ko inakala na gagaan ang loob ko. Hindi ko alam pero parang may kakaiba sa lugar na ito. Paano? Hanggang sa muli.